What's up mga kasama? This is Justin Emmanuel and welcome to my vlog! Isang malakas na sigawan at palakpakan everyone! So for today's video, gagawa tayo ng panibagong video about batang 90s. So we're going back in time. So we will reminisce the activities experienced by batang 90s just like me. Alright, so well, I guess we are all ready. Let's go! Alright, so for our first picture, Rambo. So kung kayo ay familiar dito sa Rambo na to, you are certified batang 90s. Sobrang kapal nung swelas niya. And I guess yung swelas niya is made out of mga gulong. Ganun siya katigas talaga. Pero syempre, bilang mahal na mahal ako ng magulang ko, hindi ko siya na-experience. Siguro once lang. Pero kasi ang ginagamit ko nung bata ako is yung eyelander. Eyelander siya. At syempre, kung meron tayong flip-flops, meron din tayong mga sapatos. Kung ngayon, ang uso ngayon ay yung Kyrie SpongeBob. Before, ang ginagamit namin is kahit anong style ng shoes, basta ang design niya is SpongeBob pa rin. So ganito yung mga sapatos noong panahon namin. At sa pagkakatanda ko, hindi naman kasi kami mayaman eh. Nakapagsuot na ako ng ganitong klaseng sapatos before. Tapos, pumapasok ako sa school, butas yung unahan nung sapatos niya. And aside from that, yung medyas ko is magkaiba pa ng design. Next picture please! Ayan, bulaklak ng santan. So kung na-experience nyo din yung pagsip-sip nung katas dun sa loob ng bulaklak ng santan, you are certified batang 90s, diba? And you know what, guys? Every time after school, pumupunta ako dun sa garden ng kapitbahay namin para maghanap nung bulaklak ng santan na may katas. And I guess kung hindi nyo siya na-experience, pwede mo siyang i-experience right now. And i-check kung may makukuha kang katas nung santan sa loob nung bulaklak at para ma-experience mo naman ang pagiging batang 90s. At syempre, bukod dun sa bulaklak nung santan, meron din tayong mga pagkain noong 90s or nung mga kapanahunan nung mga batang 90s. Una na dito ay yung tinatawag nating chok. Diba guys, familiar ba kayo dito sa chok na to? Actually, yung texture niya is parang chok talaga. Pero hindi pa ako nakakakain ng chok. Parang ganun lang yung texture niya. Medyo sandy, pero yung lasa niya is milky. Bukod sa chok, meron din kami noon na dudu. Yes, literal na dudu kasi sinususo yung dudu. And hindi ko rin sigurado kung meron pang nabibilhan ng mga ganitong klase ng candies kasi sobrang tagal na talaga niya. And speaking of suso, meron din kami pagkain before na spaghetti. Pero hindi siya literal na kapag bumili ka nung spaghetti sa palengke or kahit saan, is kakainin mo siya sa plato. Alam nyo kung saan siya kakainin? Dito, sa plastic. So literally, sususuhin mo din yung spaghetti doon sa plastic. And speaking of plato, meron ba kayong platong ganito? Yes guys, isa siya sa mga pinakasikat na plato noong 1990s. Pero hindi ko sigurado kung meron pa kaming platong ganito doon sa cabinet namin. And guys, kung meron kayong platong ganito na sinasabi ko sa inyong mga cabinet, again, you are a certified batang 90s. Isa kang legend. Isa kang alamat. Okay, so next guys ay ang tinatawag nating Tamagotchi. Sa pagkakatanda ko, nakapaglaro na ako nitong Tamagotchi na to eh. Kung hindi ako nagkakamali, kailangan mong alagaan yung digital na pet na nandun sa loob ng Tamagotchi. Yung alagaan na in a way na pakakainin mo siya, paliliguan mo siya at gigisingin mo siya. Sana all no, may nag-aalaga. And bukod sa Tamagotchi guys, meron ding sikat na sikat before na video games. Yung may controller. And bukod sa video games, meron ding mga Game Boys and Brick Games. And speaking of games, meron ding mga sikat na outdoor games na ginagawa before ng mga batang 90s. Kagaya na lamang itong Jolen, Luksong Baka at saka Luksong Tinik. And most of the time ginagawa or nilalaro ito ng mga batang 90s kapag oras ng pagtulog. Kasi ako bilang batang 90s, hate ko talaga yung pagtulog ng
after lunch. Pero ngayong malaki na ako, so, ay nako, gusto ko na matulog all the time. And syempre, kapag hindi ka sumulod sa magulang mo, pag hindi ka natulog ng after lunch, papaluin ka ng magulang mo ng hanger. Totoo yan guys, na experience ko yung pagpalo sa akin ng hanger. Kasi nung bata ako, sobrang kulit ko, sobrang playful ko. Kaya kapag nagagalit sa akin yung nanay ko, pinapalo ako ng hanger. And you know what guys, proud na proud ako kasi naging batang 90s ako. Kasi kung hindi dahil dun sa hanger na yun, hindi ako magiging magaling, hindi ako magiging mabuting tao, at hindi ako magiging mabait. Okay, and bilang nagbubuhatan na din naman tayo dito at bilang nagyayabangan din naman tayo dito, isagad na natin. Kasi kung batang 90s ka at meron kang lunchbox na ganito, you are a certified batang 90s. Bida-bida ka sa school. Totoo yan, nakakaangat ka. And share ko lang, meron nga pala akong ganan noong elementary days. And syempre noon, kapag birthday mo, hindi ka nila ipaghahanda dito sa loob ng bahay. Alam mo kung saan ka nila paghahanda? Mag-order na lang sila sa Jollibee at maglalaro ka dito sa playground ng Jollibee. Kasi sikat na sikat si Jollibee para sa mga bata noon, 1990s. And speaking of sikat, isa sa mga sikat na pinapanood ng mga batang 90s noon ay si Tom Sawyer. Favorite kong cartoon character si Tom Sawyer. Share ko lang. Bukod kay Tom Sawyer, maraming mga naglipa ng mga sikat na mga cartoons. Kagaya ng Ghost Fighter, Sailor Moon, Hunter x Hunter, Doraemon, Lupin the Third, ano pa ba? Yung Princess Sarah, at saka si... sino ba? Si Judy Abbott, yung ganun yung buhok. Yes. And bukod sa mga sikat na cartoon characters noong 1990s, may mga sikat din na personalidad sa TV ang naging viral at alam na alam ito ng mga batang 90s. At ito ay sina... Bahala na kayong humusga. That's it for my vlog. Thank you so much for watching, guys. Again, please subscribe to my channel and click the notification bell button for more upcoming videos. Thank you so much. Bye-bye!